Ito mga pare ko, para sa mga taong hindi makuha-kuha yung pag-tune up ng kanilang karburador, ito para sa inyo itong video na to. Okay naman lahat sana yung inyong ginagawa, kaso meron lang siguro kayong kunting-kunting pagkakamali. At yung kunting-kunting pagkakamali niyan ay itatama natin ngayon din. Pero bago tayo dumako sa posibleng pagkakamali nyo sa pag-tune up ng inyong karburador, ay panoorin nyo muna yung gagawin ko ngayon. Dahil itong gagawin ko ngayon ay rutinary ko ng ginagawa na every 5,000 kilometer ay nag-check up ako ng aking spark plug. Andyan yung nililinis ko siya, chinecheck ko yung kanyang clearance at chinecheck ko na rin yung kanyang resistance kung okay pa yung kanyang performance. At the same time mga pare ko ay sinasabay ko na rin yung pag-check kung nasa tono pa ba itong aking karburador. So kung nagsisimula pa lang kayo sa pagtutuno ng inyong karburador, ang recommendation ko ay panoorin nyo yung video ko kung paano magtono ng karburador. So meron po akong dalawa niyan at ang una po is kung paano magtono ng mga ganitong karburador, yung may fuel screw, yung mga ganitong motor mga pare ko. And then yung pangalawa is kung paano magtono ng karburador na may mga air screw naman, yun para naman sa mga wave style na motor. So yan mga pare ko, panoorin nyo yan at dyan pa lang is maitutono nyo na mabuti itong inyong karburador. So okay na mga pare ko at napanood nyo na po ang ating video at naitutono nyo na po na mabuti itong inyong karburador. Pero take note mga pare ko, yan lang po ay preliminary lamang at yan pa lang po yung initial pero hindi pa po yan yung final dahil ang rinirecommend ko po sa inyo ay patakbuhin nyo po ang inyong motor ng malayo na kilometro. At yung tinutukoy po natin ay hindi lang po isang kilometro o kaya naman ay isang ikot lang sa barangay nyo. Kasi kalimitan pagkatapos si tune up ay iikot lang po sa barangay at pagkatapos ay spark plug reading na naman. Ayan, sigurado mga pare ko ay mali yung ibibigay sa inyong reading yan ng inyong spark plug. Kasi hindi pa kompleto yung kanyang sunog titignan mo na agad. So kulang pa mga pare ko, kaya dagdagan mo pa ng ilang kilometro. At base na rin sa experience natin ay minimum of 30 kilometers ang inyong takbuhin bago ulit kayo mag-spark plug reading. At wag lang takbong pogi at ibibirit nyo rin. Eh sir, malayo masyado yan. Baka naman madiskrasya itong aming motor dahil hindi pa po ito naka-tune up. Mga pare ko, sa ora mismo na nag-tune up ka at pinanood mo yung video ko, ang inyong pong motor ay naka-tune up na. At sigurado pong hindi masisira yan. So ang gagawin lang po natin mga pare ko is fine tuning. Kumbaga yung tune up mo ay i-tune up pa natin na mabuti. Kumbaga pagagandahin natin ang quality para makuha nyo talaga yung tunay na sunog ng inyong internal combustion engine at magre-register dyan at makikita mo yan dito sa inyong spark plug. And then tignan natin yung sunog ng ating spark plug kung ano yung kanyang kulay. So ang basihan natin mga pare ko ay hindi po to yung bilog na yan. Normal po na maitim yan dahil yan po ay parte na rin po ng ating internal combustion engine. Ang tinitignan po natin dito mga pare ko ay yung tip nitong ating spark plug. So ito mga pare ko, ito yung nasa gitna at yung bakal na yun sa ibabaw. Ito si NJK na nagsabi, if the firing end po ah, hindi po firing side, hindi po yung kulay itim sa gilid, ay kulay brown o kaya naman ay light gray, ang ibig sabihin po ay normal po ang sunog ng inyong internal combustion engine. Tingnan nyo, ngayon, i-compare nyo na ngayon dito sa mga kulay nito. Ayan, nakapost na po sa picture. At wag na rin po kayong magtanong-tanong at dyan pa lang is malalaman nyo na kung ano yung kulay ng inyong spark plug at nakita mo na kung ano yung kamukha niya. Picture speaks itself na at nakalagay na po dyan kung ano yung posibleng problema ng inyong motor at lalo na yung maraming langs dyan ay baka problema nyo is valve seal or either naman yung piston ring at pumupunta na yung langis doon sa internal combustion engine at kasama na po yung langis na sinusunog niya. Pero karamitan naman po mga pare ko, pag walang problema itong ating engine is tatlong kulay lamang yung makikita mong sunog nito. At ang una dyan is yung lean, yung namumuti. So ang ibig sabihin niyan ay kulang na kulang sa fuel at napakaraming air. At yung pangalawa is yung rich. Ito naman ay punong-puno ng fuel at kulang na kulang sa air. At yung pangatlo is yung optimal o yung tinatawag natin na very good na sunog. So yan, makikita mo naman dyan is slightly brown sa gitna niya. Itong sa akin mga pare ko, okay na po sa akin to. Kung mapapansin nyo, wala po akong carbon dito sa aking gilid. At sa gitna naman po ay slightly brown. Mga pare ko, hinuulit ko, wag na wag kayong magtatangkang patagalin yung kulay puti o yung lean.
yun po, masamang-masama po yun. Mas gugustuhin ko na pong mangitim-ngitim to, kasira mamuti. Dahil yung maputi is nakakasira po yun ng engine, lalo na po yung piston at yung cylinder. Nakakasunog po yun, mga pare ko. Dahil overheat, mainit yung ating makina. At yung init na po na yun ang nakapagpagasgas sa ating cylinder at piston. So, piston ring. Kasama na po yun, mga pare ko. So, lahat-lahat na po yun. So, okay na, mga pare ko. At nakita nyo na yung tip ng inyong spark plug at napag-compare nyo na sa tatlo. At nakita nyo ay kulay puti. So, kung kulay puti siya, din siya. Ang ibig sabihin is kulang kayo ng fuel. At alam nyo rin siguro kung anong carburetor ang meron kayo. At for example, tulad nito, ito ay may fuel screw. Ang gagawin natin ay magbubukas tayo ng kantin fuel dito sa ating adjuster. So, ang gagawin nyo dito is magpipihit lang po lang kayo ng 1/8. Ayun, mga pare ko, 1/8 lang po yung recommendation ko. At ngayon, lilinisin nyo natin to ng ating scuba. At ngayon is ibabalik na po natin to sa ating motor. At saka ulit natin siya patatakbuhin. And then sa mga kulay itim naman, yung kanilang tip, ito, ganito ang gagawin nyo. Ang ibig sabihin po niyan ay maraming fuel ang pumapasok dito sa inyong internal combustion engine. Kaya ang gagawin nyo, mga pare ko, ganito ang inyong carburetor, fuel screw, ay magsasara din po kayo ng fuel. Yan. 1/8 lang po ang nire-recommenda natin. At pagkatapos po ng 1/8, isaka nyo na po siya ulit ikabit dito sa inyong motor at paandarin nyo na po ulit siya. So bahala po kayo kung kailan nyo po gustong ulit magbukas at mag spark plug reading na lang ulit kayo sa susunod na pagkakataon, tulad nitong ginagawa ko na sinasabay ko na siya sa pag-check ng aking spark plug. So ayan, mga pare ko, at nalaman na po natin yung ating konting pagkakamali. At yung konting pagkakamali po na yan ay napakalaking impact sa ating pag-tune up. At ang unang pagkakamali po natin, mga pare ko, ay maaga po tayo agad nag-check ng sunog ng ating spark plug. So tagal-tagalan nyo naman po sana yung takbo ng inyong engine. And then sa pag-a-adjust naman po ng inyong fuel screw or air screw, ay pa 1/8 lang po. Dahil pag nasobra naman po yung adjust, ayan, iba na naman yung sunog niyan. So, pag nasobra naman pa kabila, iba na naman po sunog niyan. So, pa 1/8, mga pare ko, hanggang makita po natin, hanggang ma-reach po natin yung pinakagitna na perfect na sunog na optimal. So, paunti-unti lang, mga pare ko, pa 1/8 lang. So, ayan, mga pare ko, at hanggang dito lang po yung aking video. At maraming salamat po sa panonood. At ito, ibabalik ko na po sa aking motor to. At okay naman po yung tune-up ng aking carburetor. At same-same pa rin po. At maraming salamat po sa panonood. So, paalam na sa inyo, mga pare ko. Paalam!